Trihim na mayaman. Kabanata 663. Ako si Hisanjan, isang disipulo ng Chenfeng Valley. Huminga si Hisanjan at sinabing, Alexander Yang. Ikaw, sino ka? Si Hisanjan ang matandang master ng Shu family. Isa siyang nangungunang eksperto na tinanggap mula sa underworld at may lakas ng earth rank. Sa secular na mundo, siya ay karaniwang umasa sa kanyang martial power upang gawin ang anumang gusto niya. Ngayon lang, gusto niyang palihim na atakehin at pigilan si Yehei. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Alexander Yang ay sobrang nakakatakot. Sa ilalim ng malapit na labanan, ang isang galit na pag-atake ay halos basagin ang kanyang mga meridian at panloob na organo. Lambak ng Chenfeng. Walang ekspresyon ang mukha ni Alexander Yang. Narinig niya ang kaunti tungkol sa nakatagong puwersang ito. Wala silang gaanong miyembro, ngunit lahat sila ay eksperto. Ang iba pang mga pamilya ay sikat sa kanilang hard body skills. Hindi katakataka na nakayanan nila ang kanyang galit na hampas ng palad gamit lamang ang lakas ng isang Earth Roll Champion. Sa iyong grupo ng mga manok at aso, naglakas loob ka na patayin ako. Malamig na sinulyapan ni Alexander Yang si Musashi Ichiniro at ang dalawa pa, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding layunin ng pagpatay. Mayabang, si Musashi Ichiniro ay lumipad sa galit. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, lumipad ang matalim na nakatagong mga sandata mula sa kanyang manggas, na tumatakip sa kalangitan na parang unos ng mga bulaklak ng peras. Bang! Ikinaway ni Alexander Yang ang kanyang kamay at isang nakakatakot na unos ang bumuga. Sa himpapawid, ang mga metal na nakatagong sandata ay nadurodge na naging abo at nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, dalawang matalim na blade lights ang natapon. Si Musashi Ichiniro at Korean ay malapit na sa isa't isa, at ang bilis ng kanilang paggalaw ay hindi kapanipaniwala. Ang isa sa kanila ay may hawak na sable, at ang isa naman ay umindayog ng nababaluktot na espada na nagniningning ng kulay pilak na liwanag. Flang! Flang! Iniabot ni Alexander Yang ang kanyang braso na parang rock. Una, hinawakan niya ang chrysanthemum pattern saber sa kamay ni Musashi Ichiniro, at pagkatapos ay hinawakan niya ang flexible sword na itinutok sa kanya ng Koreano. Pagkatapos, ang puwersa ay dumaan sa espada at sable, at ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya upang pilitin silang sugpuin ang dalawa. Na-freeze sa lugar sina Musashi Ichiniro at mga katawan ng Koreano. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago, at ang pawis sa kanilang mga nuo. Ang kanilang mga buto ay gumawa ng mga tunog na nagbibitak, na parabang tinitiis nila ang presyon ng Mount Tai. Ang malambot na espada at ang chrysanthemum pattern blade ay buzz at nanginginig. Malamig ang ekspresyon ni Alexander Yang. Pinagpag niya ang kanyang mga braso, at sa isang putok, pareho silang pinalipad sa hangin. Sa isang swoosh. Nang makitang pinalipad sina Musashi Ichiniro at Musashi Ichiniro, pinaikot nila ang kanilang mga katawan sa hangin at bumagsak. Isang matalim na liwanag ng talam ang bumagsak mula sa itaas. Bahagyang kumunat ang nuo ni Alexander Yang. Sa pagmamadali, pinaikot niya ang kanyang mga daliri upang hawakan ang talam, ngunit biglang, isang malamig na hangin ang umihip mula sa kanyang likuran. Tumitaw na ang Koreano at nawala sa likuran niya. Isang malambot na espada ang tumusok ng diretso sa gulugod ng kanyang likod. Nakikinig sa tunog ng hangin, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alexander Yang. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang espada na may tunog na ka. Ngunit sa sandaling ito, parang namali siya sa pagkalkula ng lakas ng hangin, pinitik ng Korean ang kanyang pulso. Ang malambot na espada ay gumalaw na parang makamandag na ahas, at ang talam ng espada ay dumausdas sa pulso ni Alexander Yang. Rip! Rip! Agad na napunit ang cuffs ng shirt niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alexander Yang. Inikot niya ang kanyang katawan.
Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, dalawang galit na palad ang nagtama. Bang! Bang! Dalawang tila kulog na tunog ang umalangaw-ngaw. Magkaharap silang tatlo gamit ang kanilang mga palad. Habang nagbanggaan ang kanilang panloob na lakas, isang marahas na unos ang bumalot sa buong lagusan. Nabasag at nabasag ang dingding na semento habang lumilipad sa lahat ng direksyon ang mga sirang bato, na tila baguguho. Matapos matanggap ang pag-atake, sina Musashi, Ichiniro at Koreano ay pinilit na pabalikan ng 12-dosenang metro. Malakas na bumagsak ang dalawa sa pader, nabaliktad, at sa wakas ay nanimbalik ang kanilang lakas. Si Alexander Yang naman ay napaatras din ng ilang hakbang. Hindi na kasing stable ng dati ang ritmo ng kanyang aura. Ham! Nawala ng lakas si Alexander Yang. Ang mga mata ni Musashi Ichiniro ay kumikinang. Tumingin siya sa Korean na may masayang ekspresyon. Ang mga mata ng Koreano ay kumikinang sa isang matalim na liwanag. Bahagya siyang tumango. Napansin nila na si Alexander Yang ay hindi kasing lakas niya noong simula ng laban. Ito ay hindi napakalaki. Ito ang pagkakataon nila para patayin si Alexander Yang. Ito ay malalim ang mga mata ni Alexander Yang habang tinitingnan ang malalalim na sugat sa kanyang pulso na naputol ng malambot na espada at bumulong sa sarili. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, ang malambot na espada ng Koreano ay hindi mag-iiwan ng marka sa kanyang katawan. Hindi siya kayang talunin ni Musashi Ichiniro at Alexander Yang kahit magtulungan sila. Huh! Dahan-daang nagpakawala ng mahabang hininga si Alexander Yang at naging seryoso ang kanyang mga mata. Ramdam na ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ito ang unang yugto ng kahinaan pagkatapos niyang umalis sa bundok. Ang divine technique na nilinang ni Alexander Yang ay ang ultimate technique sa buong Dragon Manor. Ito ay isang banal na pamamaraan na halos perpekto, isa na nasa tuktok ng nakatagong bilog. Nagkaroon lamang ng isang kapintasan. Iyon ay, mayroong isang panahon ng kahinaan sa bawat layer, na parang ang langit mismo ay may limang yugto ng pagbaba. Ito rin ang dahilan kung bakit noong bata pa si Alexander Yang, mayroon na siyang lakas upang patayin ang nakatagong heavenly rankang, ngunit gusto pa rin ng kanyang amo na mag-hibernate ang Dragon Manor, na nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa pag-iisa at mag-cultivate. Ang orihinal na Alexander Yang ay 365 araw sa isang taon, 180 o higit pang mga araw sa cycle ng reincarnation, walang magawa. Nang maabot niya ang major completion at lumabas sa bundok ay kitang-kitang bumaba ang cycle ng reincarnation. Bukod dito, ang cycle ng reincarnation ay mayroon pa ring tiyak na antas ng lakas ng labanan, at hindi makagalaw. Gayunpaman, wala pa rin si Alexander Yang sa perpektong yugto. Ang banal na pamamaraan na kanyang nilinang ay umiiral pa rin, at walang pattern nito. Ngayon ang araw na nakilala niya ang yugto ng reincarnation. Para kang nambobola. Umisi si Koreano, akala ko mapilayan mo si Hisanjan sa isang hampas ng palad. Ngayon parang wala ka ng iba pa. Hihihi, Alexander Yang. Kung iyon lang ang mayroon ka, then your life shall remain here. Si Musashi Ichiniro ay ngumiti rin ng masama. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Musashi Ichiniro. Sa kanyang opinyon, ang unang strike ni Alexander Yang ay isang bluff lamang. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas para talunin si Hisanjan. At gaano karaming enerhiya ang natitira ni Alexander Yang. Sa kanyang tuloy-tuloy at malalim na panloob na enerhiya, kasama ang head guard ng Piao family, gilingin niya si Alexander Yang hanggang mamatay dito kahit na kailanganin niya itong gilingin hanggang mamatay. Gamitin mo ang buhay mo para kunin ang buhay ng kapatid kong junior. Malamig na tumikim si Musashi Ichiniro. Nagmamadali siyang lumabas at inihampas ang kanyang saber kay Alexander Yang. Sumunod naman sa likod ang Koreano. Ang malambot na espada sa kanyang kamay ay kumalat na parang ulan na pumapatak sa paligid ni Alexander Yang.
Binalak nilang dalawa na kaladkarin si Alexander Yang hanggang mamatay nang hindi nabigyan ng pagkakataon si Alexander Yang na makahinga. Tuldok, kasabay nito, Sky Dragon City, Sky Dragon Tower. Sa Heavenly Dragon Square sa ibaba ng gusali, isang mahabang linya ng babala ang iginuhit. Sa mga kalye na konektado sa lahat ng direksyon, walang tao sa paligid. Limitado lang ang bilang ng mga world-class luxury cars ang nakapark sa plaza, na nakahilera ng mga angkop na bodyguard. Napakaganda ng eksena. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang reputasyon ang pumasok sa Sky Dragon Tower sa maayos na paraan. Sa exhibition hall ng 88th floor ng Sky Dragon Tower, may mga hilera na ng mga upuan at ang mga pangalan ng bawat bisita ay nakasabit. Ang mga susunod na upuan ay napuno na ng mga tao. Ang bawat isa ay nagkaroon ng isang kilalang katayuan. Sila ang mga kinatawa ng maliliit na pamilya ng Imperial City, ang pinuno ng Imperial City Conglomerate, at ang chairman ng isang malaking korporasyon. Abangan ang susunod na kabanata.